magmamahal ka ng isang guro? Ganito kasi yan. Kapag nagmahal ka ng isang guro, bukod sa mga papel, asignatura, ay ikaw lang ang kahati ng oras niya. Oras na siguradong sa'yo lang iikot matapos ang maghapong pagtuturo niya sa kanyang mga mag-aaral. Palatandaan to na, kahit anuman ang pagkukulang niya, ay handa pa rin niyang hawakan ang iyong mga kamay. Kaya dapat, kumanda kang magbalanse at ngitian ang mga salitang kinikwento niya at kung saan pag-uusapan niyo ay ang mga estudyante o mga gawain sa school. Huwag kang magmamahal ng teacher kung hindi ka naman marunong makinig sa mga sinasabi niya at baka pag hindi ka nakinig, baka ibagsak ka pa niya. Kapag nagmahal ka ng teacher, ang oras niya ay iikot lang sa'yo at sa mga ito. Mahaba, babasahin ko. DLL, DLP, SBM, AIP, SIP, IPCRF, RPMS, Form 137, Form 138, School Form 127. Anecdotal records, home visitation, classroom beautification, checking of assignment, quizzes, etc. Hindi lang yan, meron pa nito. Remeditation, reinforcement, enrichment activities, recording of grades, class record, PTA meetings, reading lessons, bulletin boards, PPT presentation, LIS, EBEIS, encoding, action research, seminars and trainings, work plan, monthly target, monthly accomplishment, intervention plan, innovation, ang konti ah, item analysis, test construction, narrative report. Yan ang mga kahati mo sa oras ng isang teacher. Ang konti, di ba? Kaya kapag hindi ka na tinetext o tinatawagan ng mahal mong teacher, huwag ka mag-alala dahil wala lang silang oras sa iyo at busy talaga sila. Huwag ka na din magduda dahil wala silang oras para mag-cheat. Cheating, kapag sinabi nilang ikaw lang talaga. Huwag ka magseselos sa mga school-related works nila. At dapat laging tatandaan na nakasuporta ka lagi sa kanya at handa kang tumulong para sa kanya. Dapat marunong ka rin ng mga sumusunod. Paggawa ng tar papel, mag-print, kailangan maganda rin ang sulat kamay mo at marunong ka mag-lettering. Siyempre, dapat marunong kang gumamit ng Microsoft Word. Yung mga video editing o audio editing, dapat marunong ka para sa kanila. Ito ang mga katangian nila. Magmahal ka ng teacher. Sa lesson nga, may plan sila eh. Sa future nyo pa kaya? Yung feeling na gusto na mag-post ni teacher ng mga jokes sa social media? Kaya lang, bigla niya naalala, good model pala siya. Kailangan nila ng isang gram na mainit na kape para tuloy-tuloy ang paperwork hanggang hating gabi. Minsan, sem break na nila, pero may seminar pa sila at webinar. At higit sa lahat, ang pinakahuli, dapat iintindihin mo sila. Kasi marami na siyang iniintindi at kung hindi mo siya iintindihin at baka hindi kanya maintindihan, kaya ikaw na lang ang umintindi sa kanya. Parang gulo ko yata, ano? Kayo, naintindihan nyo ba? Intindihin nyo na lang. Bahala na kayo umintindi. Hanggang dito na lang. Happy Teacher's Day!